siya ay ikaw ay hindi makatutulog ng maayos. Kasi bakit? You have been overcome by fear. At yun ang ayaw na Yesus sa atin. Na hindi na tayo makakuyos o naging irresponsive na tayo, gawa ng ating mga takot. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa sino mong tao. Yung Father, baril yun, ano? Baril. Ay automatic. Pero yun yung hapon ay pinapahayag ng puming kapal. Kung isa sabi na natin ay madaling sabihin na huwag kang matakot. Pero may mga bagay na kung saan ay kumisan inaharap natin na dahil sa maaaring hindi tayo sanay ay tayo ay mabibigla gawa ng takot. Kaya na kailangan nino natin na sanayin natin yung ating sarili sa bagay na uli ng mga pagkataon na mapaglabanan natin ang ating mga takot. Lalo-lalo na sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, lalo-lalo sa usapin ng pananampalataya. Lalo-lalo sa usapin ng pananampalataya. Sisinat niya na, na ang sino mang magkaila sa atin sa harapan ng tao ay itatatwa ko rin sa harapan ng aming Amang na sa langit. So may mga pagkilos, may mga tao, may mga pangyayari na nais na tayo takutin para lumayo tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga po natin, ito nga, kasi sabi nga noon sa mga report, bakit natakot ang mga tao? Kasi may sumigaw ng ISIS. Merong sumigaw ng ISIS. Nakita ko sinabi na ito pala ang problema ng ISIS. Ay, sabi na natin, nasa pintuan na natin. Noong una, sana ito, sa Iraq, sa Syria. Ngayon, nasa harapan natin. So, kaya po, hanggang ngayon, ay naibig na isang buwan na sa Mindanao, sa marami city. At yung pong ating second collection ngayon sa araw na ito ay iahantog po natin sa mga kapatid namin sa marami city. Katoliko man o Muslim na apektado na digma nangyayari ngayon sa lugar na ito. Yung makita po natin, bahagi yun ang takot. Pero hindi lang yan. Yung takot na, yung pananakot na katakutin tayo, matulad yung halimbawa na problem na inilalakad ng ISIS. Nalit, sabi nga nung pari na kausap ko kahapon ay a religious cleansing. Well, ito po naman ay fundamentalist. Hindi ho lahat ng Muslim. Ito yung mga fundamentalist Muslims. Dalit, na gusto lahat ay tayo yung maging mga Muslim lang. So, at sa pamamagitan lamang ng daas. Pero hindi lamang yan. May mga pangyayari na ho na kung saan ang pamita po natin na yung ating pananampalataya kumisan ay hinaharap sa isang sitwasyon na sabi na natin ay hinahamon. Alam niyo hanggang ngayon masasawa sa bahagi po ng Middle East. May mga lugar pa rin sa mga Middle East na hindi ka pwedeng magdala ng religious articles. Kapag nahuli ka, yung grocery, sinisira. Sinisira sa harapan mo. Biblia, pupunin din sa harapan mo. Sa airport yan, mayroon pa rin yung lugar na talagang bawal
yung mga pahayag ng ating pananampalataya. At sabi na po ng iba natin mga kapalit na OFWs, kaya sabi ng Father, ako ay napilitang mag-iba ng pananampalataya sa ibang lugar. Kasi bakit? Aalisin ako sa trabaho. So, sabi niya ay, anong gagawin ko? Pananampalataya ako o yung kakainin ng pamilya ko? Hindi isang mga malaking hamon. Mga tao, isang tao lalo. Ay, sabi na natin ay suwak na suwak sa ating Ipanghelyo. Ang sino mang magkatuwala sa akin sa harapan ng tao ay katatuwa ko sa harapan ng aking Amang nasa lahat. Pero ayaw ko sabihin na ay patok kapag naman ako babalik sa Pilipinas at ako naman ay babalik na rin sa Katoliko. Pero sabi nga ay we let ourselves overcome by faith. Kabalik pa rin sa Ipanghelyo na pinahayag natin ngayon sa araw na ito. Ang sabi ni Jesus, huwag kang matakot sa sino mang tao. Huwag kang matakot sa pumapabahay ng katawan. Matakot ka sa pumapabahay ng katawan at ng Espiritu sa impyerno. So, kinakailangan mo natin maging matatak. Huwag tayo matakot, lalo-lalo sa atin. Kapag sa usapin, lalo ng ating pananampalataya. Sa usapin ng ating pananampalataya. Hindi lamang po sa usapin ng pananakot ng ibang pananampalataya. Kumisya din po ay tayo ay pinagpapalit natin yung ating pananampalataya. Kung sa takot na mawala tayo ng convenience. Yung mga putawarin na po natin ay yung convenience ng ating katawan. Yung bagay na kung saan hindi natin may pagsakripisyo, gawa ng aming pananampalataya. Yung pananakot ng materialismo ng mundo ito. Parang so, hindi na kailangan natin yalin. Magkaroon tayo ng lakas ng loob. Hinakailangan natin yung ano? Ng tibay ng ating pananampalataya. Hinakailangan natin ng tunay na pananalig sa ating Diyos. So, paparang pamaraan. Tularan ng natin si Jeremias. Sa unang ipan, sa unang pagbasa, kung inyong po narinig sa unang pagbasa, sa plan ni Jeremias, ito ay 3,000 years before Christ. More than 3,000 years before Christ. Bago pa natin dumating sa Jesus, ay may mga paong pinag-uusin gawa ng kanilang pananalig sa Diyos. Terrorize. At ang sabi ng mga kay Jeremias ay sinabihan din siyang terorista. So, bago, ito is 3,000 years before Christ. Halos ating 1,000 taon na sa kapanahonan natin. Kaya ayaw mo na balikan natin yung unang pagbasa. Sa unang bahagi po ng aklat ni Propeta Jeremias, anong sabi po nito, no? Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulong-bulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kinabot sa armar. Sinasabi nila, isuklong natin, pati matatalik ang kaibigan ay nagahangad ng aking kapahapakan. So, hindi, no? Kaya yung matalik na kaibigan, kapani-pani mo.
kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kung kinakailangan mo ulit, ulitin natin sa ating sarili, no? Gawin natin, kasama ko ang Diyos. Pakiulit na ako. Kinakailangan mo natin na ang kilig. Kasi bakit? Eh kung kasama natin ang Diyos, bakit tayo matatakot? No? Bakit tayo matatakot? Kaya tayo matatakot. It's not because God is not with us. Kaya tayo matatakot ulit. We do not believe. We do not believe that God is with us. Yun po yung problema natin. Asan na po ang ipatuloy natin itong pag-ilay-ilayan? Kinakailangan natin maging bahagi ng aming pag-Diyos. Kasama ko ang Diyos. At ako po, every time na tayo ay tumanggap ng kanyang katawan na tuluan, should always remind us kung gaano yung paghahakbang ng Diyos na maiparating sa atin at may paramdam niya sa atin. Nakasama natin siya sa ating paglalakbay sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa kanyang kaluwalhatian sa lahat. At yun ang yun po yung bigyan natin ng higit na kalagalag. Maraming malatakot at maraming malalakot sa mundo natin ginagalawa. Hindi natin hawakan yun eh. Hindi natin pwede sabihin na huwag kang malakot sa akin. Hindi natin pwede sabihin na huwag niyo kong tukso eh. Hindi pwede sabihin natin na huwag niyo kong ilayo sa Diyos. Hindi. So kinakailangan ulit yung kanatagan ng ating kalooban. Yung ating kalooban na katulad ni Jeremias. Maliwanag sa kanya. Kasama niya ang Diyos. Eh, hindi po yung pangalan ay pinakayo ni Jesus. Huwag kayong matakot sa sino mang tao. Walang lihim na di mabubunga. Huwag kayong matakot sa kumapatay ng katawan. Matakot kayo sa kumapatay ng katawan at Espiritu. At yun po, ang huwag natin kalimutan. Kaya nga niya ipinadala ang Espiritu Santo. Kaya niya po ibinigay ang sakramento ng kanyang banal na katawan at dugo para pagtibayin ang kanyang pangako. Ako'y palagi sumasa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Nagagawa ka lang ang paglupa kung sumasampalataya ako sa Jesus Kristo isang kapalang ng Diyos. Nagagawa ka ng lahat. Nagagawa ka ako sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinagawa sa Tumarok ko rin. Ipinagawa sa akin ng Diyos sa Pilato. Ipinagawa sa Cruz na magay. Ipinagawa sa Roma na magay. Ay na pumarap at mo'y namagulit kung magayal sa langit na nagloob sa parang ng Diyos na magpapunirihan sa lahat. Doon magpupulat
buhay ng mga tao. Sumahan sa palatay ng mga ko sa Diyos Espiritu Santo, sa walang sambahang katolika, sa kasamaan ng mga kanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inyong tayong maya ay isa sa libo-libong maya na tayo maniniwala sa pagkabila ng Diyos, idunog natin sa Ama lahat ng mga kaligayan ng simbahan, ng mundo, ng ating bayan at pamayanan. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan panal, ang sambayanan ng Diyos, gusto sa nawa siya ang pahayag ng Ebanghelyo at akayin ang sangkatauhan kay Kristo, ang liwanag at gabay ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at laiko, patuloy nawang mapanaad sa kanilang walang sawang paglilingkod ang kapangyarihan ng mabuting balitang nagliligtas sa harap ng mga patikos at pag-uusig, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, kumilos nawa sila para wakasan ang mga extrajudicial killings, palaganapin ang kapayapaan, talingain ang mga dukha at mga binabaliwala sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga natitipon ngayon, sa piling ng Panginoon, matanggap nawa namin ang lakas at tibay ng loob upang madaig namin ang pangamba, harapin ang mga pagsubok ng buhay, at maging saksi sa pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming natitipon ngayon, sa piling ng Panginoon, matanggap nawa namin ang lakas at tibay ng loob upang madaig namin ang pangamba, harapin ang mga pagsubok sa buhay at maging saksi sa pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, tingin mo ang aming mga panalangin. Hilumin mo ang mga sugat na dulot ng kasalanan na sanhi ng aming di pagkakasundo. Sa tulong ng Espiritu Santo, gabayan kaming nagbabalik loob sa iyo. Sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ng ginagalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami yung ibinukod upang yung matampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawaan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya kami yung minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Muna, kinayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayong sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasaamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Kusbusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid na nainlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ang inapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng panangagpapuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan
at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwang ko sa inyo, ngayon kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan o death penalty. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, para magkaroon ng karunungang makita ang karukhaan, kawalan ng katarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan, batay sa pag-ibig at katarungang humihilong mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng Habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming